As a start, gusto pong magkwento sa inyo. Isang araw, meron pong isang dekalibring carpintero. He's one of the best carpenter in the company of construction world. At dahil tumanda na siya, ang ginawa niya sa kanyang boss, sabi niya, "Boss, ako po'y matanda na, and after this project, I am retiring." So nung marinig po nung boss yun, yung may-ari ng company, nalungkot po yung may-ari ng company, sabi niya, "Wow, sayang naman. You're my best carpenter I ever had in this company. But since you're retiring," sabing ganun, "after your time," sabing ganun, "bago ka tuloy ang magretiro, pwede bang meron tayong isang bahay pa na gagawin?" At ang sabi po ng carpentero, "Sige po, gagawin po natin." So pagkatapos po ng project nila, so yun na yung kanyang official na retirement, kasi kaya na niyang kuan, meron na siyang mga, yung mga anak niya, kaya na siyang buhayin, you know? So pwede na siyang mag-retire at magpahinga, nang i-enjoy niya yung nalalabing lakas niya. Now, dumating po yung time na sisimulan po at gagawin yung bahay na ipinakiusap ng kanyang boss na kanyang trabahuhin. So balit yung kanyang puso at that time, hindi na po yung wala na sa project, wala na sa kanyang ginagawang bahay. So, ginawa niya po yung bahay, not yung pinakamagaling po niyang obra maestro. So kalahati lang yung heart niya ginagawa. Tapos namili siya ng mga materials, hindi yung mga quality. Bakit? Kasi yung mamahaling materials, it takes a lot of effort in building. Kasi po pag finishing, mahirap talaga. So kailangan na mas matitinding effort. Since kalahati lang yung kanyang puso, so namili siya ng mumurahing mga gamit para madaling matapos. So natapos niya yung project. Sinabihan niya yung kanyang boss, "Boss, yung pinakiusap po niyong project, tapos na." Ang sabi ng kanyang boss, "O sige," sabi ganoon, "let's inspect it." Tiningnan nila. Matapos silang tiningnan, ano? So yung may-ari, natawa siya. Tapos yung susi, hawak-hawak niya, sabi niya, "Oh," sabi niya sa mainam niyang karpintero, "by the way," sabi ganoon, "this house is yours, it's my gift for you. Here are the keys." Kung kayo po, anong mararamdaman nyo? Siguro po, kung ako, if I have known that this house is mine, I should have done it better. But the problem is, he did not know na yung itatayo niyang bahay ay kanya. So, half-hearted niyang itinayo. Ngayon pala, regalo ng boss niya, sa kanya yun. Sayang naman. Di po ba? Di ba nakakapanghinayang yun? Ngayong umaga ito po, kapatid, gusto ko pong ilagay sa inyong mensahe na ganun po yung kwento ng Christian stewardship. Let me start by reading the scriptures in Matthew 25, verse 14 hanggang 30. And listen carefully as I read the Bible. "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them." So, tinawag niya po yung kanyang mga servants, pinagkatiwala yung kanyang ari-arian. Verse 15, "And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability." Gusto po makita ninyo that God gave us ability, gave us talents according sa ating kakayahan, according to our ability. God will not require you to do beyond your commensurate giftings. Ulitin ko po yun. God will not require you to do beyond your commensurate giftings. Kung ano lang yung gifting na binigay sa iyo ng Panginoon, that's only your requirements. And immediately, he went on a journey. Verse 16, "Then he who had received 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also." Now, notice, both stewards did something within their respective giftings and gained accordingly. So, God will only expect you to do something within the level of your talents and giftedness.
Hindi niya ako, kasi hindi naman ako singer. So God does not require me to sing. I am not a dancer, so therefore God does not require me to dance. But I am a speaker, I am a pastor, so God requires me to become the best pastor that I could ever be. So pinipilit ko yun, nag-aaral ako, nananalangin, nagpupuyat, nag-aaral, nagpapalo up, nagpipray. So I try to be the most pastor that I could be, you know, according to my giftedness. Now, may mga nakikita tayong mga brother dito, pag sumasayo sila, ako nipapasayo, pero baligtad yung indak ng aking paa, kanya hanggang panood na lang ako, pero nakakatuwa sila, nakaka-bless, nakaka-inspire. Yung kumakanta, nakaka-inspire, nakakaiyak silang pakinggan. Why? Because that was their giftings. Yun po yung gifting nila at ginagamit po nilang gifting nila. Verse 18, but he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, now, gusto kong puntingin natin, sabi mo sa katabi, after a long time, in other words, God is giving us ample time. God is giving us long time to do what we need to be done. So binibigyan tayo ng mahabang pagkakataon at panahon para gawin at paglingkuran ang kanyang ninanasa sa buhay natin. Why? Because God wanted us to fulfill our calling. God wanted us to fulfill our destiny. God wanted us to fulfill our purposes. Ang purpose natin dito hindi pampasikip sa lupa. Ang purpose natin is to give glory and honor to God. Tandaan po niyo yun, eh, no? Now, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Now listen, meron din pong accounting, merong judgment day. A day of accounting will always come to reveal the kind of stewardship we have and the kind of faithfulness we have displayed. So lagi pong susukatin yung ating katapatan. Susukatin po yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Remember this, yung ating pong katapatan, nagbubunga ito ng totoong bunga sa paglilingkod. Our faithfulness will always lead to fruitfulness. Kaya ang isang taong matapat sa harapan ng Diyos, nagiging mabunga siya sa paglilingkod sa Panginoon. Verse 20, so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. Tapos sabi po ng isa, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Now listen. Each one of us, yung 5 talents, yung 2 talents, yung 1 talent, stood before God in accounting. Makinig po kayo dito. In celebration, congregationally and collectively, we worship and celebrate God together. But when in terms of accounting and judgment, we will stand before God individually, hindi collectively. Nakuha niyo po? No? So yung 5, sabi niya, Lord, binigyan mo ako ng 5, ito pa yung 5. Tingnan natin yung sumunod. Sabi niya, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Look, you know, God rewards and promotes faithfulness and fruitfulness. Laging pinupromote ni Lord ang faithfulness. Nire-reward niya ang faithfulness ng fruitfulness. Ang tindi po ng Panginoon. At ang sabi niya, enter into my joy. Now listen, when you do serve the Lord's purpose in your life, ano yung pinakamatindi? Natutuwa ang Diyos. You enter in His joy. There will be joy. And now, when you share God's joy, alam po niyo, ang hindi nakakasawa, kapag natutuwa ang boss mo, matutuwa ka din. At pinakamainam na dapat matuwa si Lord. Bakit? Pag si Lord ang tuwa sa atin, naku, tatambakan ka ng pagpapala. Amen. So, always make it a goal na ang Diyos ang napapatuwa natin. Tingnan natin sa verse 22. He also had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. 23. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. So, pareho lang. Yung 5 at 2, pareho silang nagsumikap.
Mga kapatid, hindi tayo uusgahan ng Panginoon kung gaano tayo kahusay. Uusgahan tayo ng Diyos kung gaano tayo katapat sa ginagawa natin. Kung alam lang nung karpintero na yung kanyang bahay na ginagawa kanya pala yun, palagay ko pinag-usayan na niya. Now, gusto ko sa premise na yon na yung ginagawa natin ngayon, babalik sa atin. Okay? Gusto kong makita niyo yun sa ating premise ng ating pag-aaral. Verse 24. Then he who had received the 1 talents came and said, diba? Nag-report yung 5. Check. Nag-report yung 2 talento. Check. Nag-report yung 1. Pag-report niya, nagkaagay, sabi niya, Lord, hallelujah! Ne? Sabi niya, I knew you. Balo na. Sinakakalam na kapag ka, pagka alam mong tama yung mag-pray, pero hindi ka nag-pray, pero alam mong tama. Alam mong tama ang magbasa ng Bible, pero hindi ka nagbabasa ng Bible, pero alam mong tama. Di ba? Alam mong dapat kang mag-attend para ma-inspire ka, pero hindi ka nag-attend, pero alam mong tama. So, itong mamang ito, sabi niya, I knew you. Alam niya. Hindi siya inosente. So, sabi niya yan, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Ang daming excuses. Pagdating sa verse 5, sabi niya, and I was afraid. Yun. And went and hid your talent into the ground. Look, there you have what is yours. Now, ang nakakalungkot sa kwento pong ito, kung sino na yung kukunti yung talento at kakayahan, siya pa yung ang daming excuse. Sabi mo sa katabi, hindi ikaw yan, nandito ka eh. Yan, so, ganun po ba kung sino yung walang ginagawa sa yung mareklamo? Ano? Sa magkakaibigan nga, ano, pagka kung sino hindi nagko-contribute, siya yung nagre-reklamo. Ay, kakamal na naman. Verse 26, but his Lord answered and said to him, you, wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Alam po ninyo, no? Pagdating sa dulo, makikilala ka. Sabi niya, I knew and I was afraid. Sabi niya, no, you're wicked. You're lazy. Yun pala talaga yung problema. Kaya hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Una, hindi natin inayos yung ating lakad sa Diyos. Listen to me. If hindi mo inaayos ang lakad mo sa Panginoon at meron kang ginagawang hindi tama, hindi ka makakapaglingkod ng tama. Lagi kang iiwas ng iiwas. Bakit? Dahil nakukonvict ka na hindi tama yung lakad mo. Bakit ka tinatamad? Kasi alam mo na walang effect yung gagawin. Bakit? You are not walking right before God. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, you wicked and lazy servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Verse 27. So, you ought to have deposited my money with the bankers. And at my coming, I would have received back my own with interest. Laging inaharap ng Diyos yung bunga, yung interest. Naalala niyo po ba yung parable of the, yung isang araw si Lord galing sa temple, tapos gutom siya, nakita niya yung puno ng igos, ang tinignan niya, tapos in-inspect niya yung igos, wala siyang nakitang bunga. Nung wala siyang makitang bunga, ibig sabihin, yung igos na yun, hindi niya pinupulfill yung kanyang purpose. Ang sabi ng Panginoon, simula ngayon, wala nang kakain sa bunga mo. And you know what? The next day, yung puno ng igos, may lanat siya. Tapos, Peter said, Lord, the fig tree you have cursed is now dying. Now listen, sa Matthew chapter 4, meron din po doon kapag daw yung puno walang bunga, nakaready na yung, nakaamba na yung axe, natatabasin yung puno kasi walang bunga. So God is always after our fruitfulness. Kaya sabi niya, I would have my interest. Ang inahanap ng Diyos, yung kanyang interest. Verse 28, so take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Kung ano yung meron ka pa dahil hindi mo ginamit,
kukunin pa yun, ibibigay doon sa mas marami. Bakit? Pagka kinuha yung ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, kawawa ka. Ang sabi ng verse 29, "For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away." This is a very powerful verse, yung 29. This is economy, my friend. Your economy in life is based on this verse. What you do with what you have will be the basis of your economy in life. Yung iba ang gagaling, pero hindi ginagamit yung galing. So when you do that, natatanggal yun, nawawala. And the most powerful verse, in verse 30, ay ganito siya. "And cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth." Now, wickedness plus laziness equals unprofitable service, unprofitable person. Pag pinagsama mo yung katamaran at kasamaan, unprofitable yun. Walang pakinabang, itinatapon. So in other words, ang buhay natin kapag hindi natin pinag-usayan, patapon tayo. Now, the very reason na napalito ang Panginoon para tayo ihanguin, alisin sa kumunoy na kasalanan at karumihan, para bigyan tayo ng magandang bukas. Ang sabi nga ng Panginoon, "I have come that you might have life and have it more abundantly." Now, if we will going to miss these things, sayang naman yung buhay natin. So, with this premise, mga kapatid, gusto kong makita natin na anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, ang gusto ng Panginoon ay gamitin mo ng mahusay, ng may katapatan. So may mga ilang facts na gusto ko pong iwanan sa atin. Doon sa kwento, ang may-ari ng lahat ng pag-aari, yung nagkatiwala. So may dalawang, isang nagtiwala at isang katiwala. Okay? So sa mga katiwala, meron pong katiwa-tiwala at merong tiwaling katiwala. Yun po yung mga kwento sa loob ng ating nabasa. Pero ang gusto kong makita ninyong number one na facts is God owns everything. Psalms 24 verse 1 and 2, "The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein, for He has founded it upon the seas and established it upon the waters." Ang lahat ng mundo at nakapaloob dito sa Diyos, including you and me. Say amen. Amen. So in other words, wala kang pag-aari. Bakit ko masabi yan? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Pero mga kapatid, actually po, nung isilang tayo sa mundong ito, pare-pareho tayo, walang damit. Walang dala. Sino po rito yung pag no isilang siya, meron na kagad siyang dalang susi. Susi ng mansion, susi ng kanyang kotse at saka bank account. Kasama na niya yung isinilang. Meron po ba? Sana all kung meron. Pero wala, di po ba? O ibig sabihin, pare-pareho tayong hubad nung isilang sa mundong ito. We have nothing. We carry nothing. Why? Because everything in this world is not ours. Pinahiram lang ng Diyos sa atin ang lahat nito, including our lives. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang buhay daw natin parang usok. Makita natin ng usok ngayon, maya-maya, wala na. Pagka tayo po sa service, may usok dyan, pinapausokan yung simbahan para po disinfectant. Yung usok po nakikita nyo dito, may chemical po yan na galing sa DOH para po disinfectant sa ating simbahan. Pero makita natin, maya-maya, may usok, maya-maya, wala na. Ang buhay daw, ganyan. Pahiram lang. Diba? Sabi nga po ng Old Testament, para daw itong bulaklak na matingkad ngayon, bukas makalawa, wala na. Maiksi lang, pahiram lang. So, lahat ng bagay dito, hindi sa atin, pahiram lang. May bahay ka mang maganda, hindi mo dadalhin sa langit yan. Iiwan mo pa din. Bakit? Pahiram lang. May maganda kang cellphone, iiwan mo din yan. Bakit? Lahat ng naririto, pahiram lang.
ang may-ari talaga nito, walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi ng Haggai, ganito, "The silver is mine, the gold is mine, says the Lord of hosts." O, sasabi mo, "Pastor, may kabayo ako sa bahay, may mga ari-arian ako." Sabi naman ng Psalms 50 verse 10, "For all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on a thousands of hills." Ah, wala ka talagang pag-iari, mga kapatid. At alam mo kung ano lang yung pag-aari pwede mong dalhin sa langit? Guess what? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng ipinaglingkod mo sa kanyang pangalan, yun lang ang dadalhin mo sa kalangitan. Because your labor in the Lord will never be in vain. Amen! Hallelujah! Yun lang ang dadalhin natin, kapatid. Wala tayong ibang dadalhin. Lahat ng ito, pahiram lang sa atin. Kaya huwag nating ariin. Kasi alam nyo, kapag inari mo isang bagay, nanduroon ang puso mo eh. Nadidikit doon. Pero kapag ka, ang puso mo ay na kay Lord, hallelujah, siya lang yung mamahalin mo. Now, meron po isang napakagandang quote kay Sunday Adilaja. Sabi niya, "Everything on this earth belongs to God. And therefore, the more your dedication draws closer to Him, the more you will draw closer to what God owns." Kaya dapat talaga, devotion talaga yung inilalapit natin sa Panginoon. So the more you are devoted to God, the more you will enjoy God's blessing in your life. Facts number two, we are only a steward. So now, pag-usapan natin ano mag-ibig sabihin ng steward. So ang steward, pag sinabi natin steward, katiwala. Pag sinabi natin stewardship, ito po yung pamamahala ng ipinagkatiwala. Alright? So, pag sinabi natin steward, ang kanyang Greek word is oikonomos. Brother, next page. Oikonomos. Ang ibig sabihin nun, manager or katiwala. Pag sinabi natin stewardship, dito po nanggaling yung word na oikonomia at dito nanggaling yung English word natin na economy. In other words, our economy is dependent on how we manage what God has entrusted us. Again, our economy is based on how we manage what we do with what God has entrusted to us. Ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, pag ginamit mo mabuti yan, yayaman ka. Si Pacquiao, ipinagkatiwalaan ng galing sa pagsuntok. In-harness niya, ano nangyari? Yumaman. Si paring Efren, hinarness yung kanyang galing sa billiard, yumaman. So kung ano yung ipinagkatiwalang galing ng Diyos sa'yo, pag minanage mong mabuti yun, hinarness mong mabuti yun, nandun na yung economy mo. Amen. So kung ano yung galing mo, yun ang gamitin mo, bakit doon kaya yaman? Bakit? Yun ang ibig sabihin ng stewardship. The management of what God has entrusted to your cares. And your economy is based on how you manage what you have. So, in other words, mga kapatid, nung pare-pareho tayong isilang sa mundong ito, pare-pareho tayong hubad, pero bakit hindi pare-pareho narating natin? Bakit hindi pare-pareho yung antas ng pamumuhay natin? What's the difference? Because there are different, we varies in what we do with our talents. Yung iba nakatambay, yung iba nag-aaral. So, how we manage our lives. Diba? Kaya, oikonomiya, stewardship, how we manage what has been entrusted to us. So, there will be no stewardship when there are no stewards. In Psalms 89 verse 11, si David meron siyang sinabi na siya po ay katiwala lamang. Sabi niya, "The heavens are yours. The earth is yours. Everything in the world is yours. You created it all." Wala akong pag-aari. Sabi ni David, "Everything I have today comes from God. It is His. I own nothing," says David. "The world and everything in it are yours. I am not the owner of things in my life. As a steward, I am merely the manager. I manage what God has entrusted to me." Sabi mo sa tabi, manager. Ayos-ayos din. Amen.
Amen. Amen. Ayusin ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabihin mo sa katabi, manager, ayusin mo yan, buhay mo yan. Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Sino niniwala na ikaw ay manager ngayon? Hallelujah. Amen. Akala mo dati, yung mga nagtatrabaho lang sa bangko ang manager, hindi mo alam, pati ikaw pala manager. Eh, no? Minamanis mo yung pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa iyo. Una, yung buhay mo. Pangalawa, yung oras mo. Pangatlo, yung talento mo. Pangapat, yung mga yaman mo. All Christians are but God's stewards. Everything we have is on loan from the Lord, entrusted to us for a while to use in serving Him. Ang sabi ni John MacArthur. Now, the principle of Christian stewardship. Ano ba yung mga prinsipyo? Ang unang principle, as a steward, be faithful and be trustworthy. Why? Sabi ng Bible, yung napagkakatiwalaan sa kokonte, mapagkakatiwalaan sa maya, sa marami. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 4:2, sabi, moreover, it is... Ulitin natin na, moreover, it is... Anong ibig sabihin ng salitang required? Marapat, di po ba? Dapat. It is required in stewards that one be found faithful. Dapat daw sa mga katiwala matapat. Paano malalaman yung katiwala matapat? Kahit walang nagbabantay, excelente pa rin ang ginagawa. Hindi katulad kanina, nung karpintero, nung retiro na siya, yung heart niya wala na dahil wala siyang katapatan sa kanyang ginagawa. Bandang huli, kanya pala yung bahay. Sayang. Bakit? Ang taong matapat, wala mang nagbabantay, mainam siyang nagtatrabaho. Yung mga matatapat na mga bata, pag sinabihan na nanay na maglinis, kahit na hindi na i-inspect pa, no, aro din pong aliwa. Mukhang kagaling, manyalikot, hindi na. Eh, ganang-ganang din na, taas sa likot na. Retang matapat. Eh, ganang-ganang makasalikot, adinat, alalakoda. Amen. Makasmile pang mga gobra. Eh, dakalo pa rin yung alawa. Yako na naman. Makabusit lang, ne? Busit kang mga gobra. Alang milyari. Amen. Paano kang ibibless ni Lord yung kukunting yun, nagre-reklamo ka na? Uita mo. Di po ba? So sabi mo sa katabi, dapat katapatan. You know? Faithfulness. Hallelujah. A faithful steward will do the task excellently even without supervision. Another one. Ano? Pangalawang prinsipyo. Each one receive giftings and talents varying from one another. Yung iba, lima. Yung iba, dalawa. Yung isa, isa lang. So, kanya-kanya. In 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi niya, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. So we receive giftings in order for us to serve others. So each one of us receive giftings. Ako po, hindi ako singer, hindi ako dancer. Isa lang po yung aking gift, kapugihan. O sabi ko na kumontra kayo eh. Nandin kaya pa iisipan tayo eh. Napo, ne? So mga kapatid eh, no, ang sinasabi ng Bible, each one of us, walang na-skip, walang nilagpasan ng Diyos. Bawat isa binigyan ng gift. At ang sabi ng Panginoon, use it to serve others. So, pangalawang prinsipyo, lahat tayo binigyan ng o pinagkatiwalaan at dapat maging katiwala tayo ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pangatlo, ano, na prinsipyo, take responsibility. Hindi mo sabihin, oy, pag-obra mo na ako mo, bayaran na nakakaibat. Hindi po. Each one should perform. Take responsibility to grow what has been entrusted. Ang sabi po ni Lally Barkett ay ganito, the one principle that surrounds everything else is that of stewardship, that we are the managers of everything that God has given us. You manage what God has entrusted to you. I will manage what God has entrusted to me. Each one of us. We have to take responsibility. Amen. Hallelujah. Number four, always invest in the kingdom of God. Minsan po nangaral ako long time ago,
Sabi ko, there are three ways that we can do something in our lives. Number one, waste it. Pinakamadaling gawin na buhay natin, sirain natin, wasakin natin ang buhay natin. Magbisyo ka, magbarkada ka. Nang hindi tamang barkada, mawawasak buhay mo. Hindi mo na kinakailangan i-memorize. Automatic masisira buhay mo. Pangalawa, use it. Gamitin mo yung buhay mo para sa mga sarili mong pangarap. At the end of the day, natupad mo yung mga pangarap mo, naubos yung lakas mo, walang kabuluhan yung buhay. Bakit? What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Walang kabuluhan. Yung pangatlo, invest your life in the kingdom of heaven. And when you invest your life in the kingdom of heaven, meron siyang benefits for eternity. At ang sabi po dito, sabi ng verse 19 ng Matthew 6, 19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroys and where thieves breaks in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroys nor where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart be also. Kung nasaan daw ang iyong puso, naroon din daw po ang iyong kayamanan. Where your heart is, there your bulsa is. Ano? Kaya pag tiningnan mo, uy, nandun yung heart ko. Tumitibok-tibok pa. Kapkapan nyo nga po yung bulsa nyo kung nandyan ba yung heart nyo. Ano? Ako kasi yung heart ko, binigay ko na kay Lord eh. Char! Hindi, totoo po yun. Dapat ibigay natin talaga yung heart natin kay Lord. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Woo! So mga kapatid, you know, it's my prayer and my message today that let us be faithful to what God has entrusted to us. Amen? Purihin ang Panginoon. So when we really want to do something for God, so therefore, ang gagawin natin, let us give our heart to the Lord abundantly, sacrificially, joyfully. Let us give to the Lord. Because where your heart is, there your pocket be also. Hallelujah. The fifth principle, remember that each one is accountable. And we will give account to everything that God has entrusted to us. Merong judgment day. I am held accountable to God because He, as the owner, has expectations of the manager. Meron pong expectations ang Lord sa akin. Now listen. Kung meron siyang expectation sa akin, kinakailangan niya i-inspect ang mga ginagawa ko. Di ba? Kasi pag wala siyang ini-inspect, ibig sabihin, wala siyang expectations. The owner has a complete right to a full disclosure of what's been done with his property. Our managing his property will undergo a job performance evaluation. In other words, at the end of the day, we will be evaluated by God. Did we do it rightly, faithfully, for His glory, or we did not do it at all? In Luke 12 verse 48, napakaganda po ng principle ito. Much is given, much is also required. Now, these are the areas na dapat nating i-check sa ating pong stewardship. Number one area, ourselves. The owner will check our devotion and our loyalty to Him. Ang sabi ng Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a holy, living sacrifice acceptable to God, which is your reasonable service. Now, in 1 Corinthians chapter 3, that our body belongs to God. He is, our body is a temple. He purchased it. He owns our body. And therefore, kung ano yung ginawa mo sa katawan mo, pagbabayaran daw natin, sabi ng Panginoon. So mga kapatid, ano, ang una nating ipagsusulit, yung sarili natin. Pangalawa, na pagsusulit, our possession. Saan natin nilagay ang possession natin? Ano? Remember, wala tayong dadalhin pabalik sa langit. Pero kung ano daw yung nilay down natin dito, sabi niya, do not lay treasures na masisira, nakakainin ng tanga, nakakainin ng rust, bagkus mag-lay daw tayo ng treasures in heaven. So, let us use our money in expanding the kingdom of God. Oh, by the way, ano, nakita po natin na kahapon nag-post si Brother Alfie
na yung ating pong Hillsporak, meron na silang pakunti-kunting nabibiling mga gamit. Meron ng mixer, meron ng speakers, meron ng gitara, meron ng amplifier. Ano ho? Hallelujah. And thank you for your prayers and continued support. Alam ko, pag hindi po kayo ng Panginoon, huwag kayong mag-atubili. Sasabihin, Pastor, kana ako na portang dinala na luklukan niya, akong bahala ka reta. E ako po marin eh. Kalbitan niyo kami mo po, ne? Praise God. But I'm so happy that the ministry is expanding, is growing, hallelujah. What's a joy that is in our heart. Nakakatabang puso, ne? Po ba, ne? Hallelujah. Sasabihan ng ginong kaya katang, well done, good and faithful servant. Hallelujah. Praise God. Palakpakan tayo po, Lord. Of course, our time. Our time. Ipagsusulit po natin ang time natin. Binigyan kanya ng time, binigyan ako time. Kung anong ginagawa mo sa time mo, magsusulit po tayo. Ephesians 5:15-17. Gusto ko yung verse na to. Ano pang napansin niyo sa verse na yan, sa verse 15? Sabi niya, pay! Anong ibig sabihin ng salitang pay? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng salitang pay? Na yung verse sabihin nita, pay. Peya, ikaw ba yan? Ibig sabihin, magbayad ka, do something about it. Di po ba? Once nung ako po'y binata pa, mayroon ako na sa lubong San Fernando. Nagulat ako sa t-shirt niya, sabi niya, I am so broke. Tingnan ako siya dahil, hindi naman siya mukhang pulubi, pero naka-t-shirt siyang ganyan, I am so broke, sabi niya. Tapos pagtalikod niya, may nakasulat sa likod niya, I couldn't even pay attention. Now, dito po sa verse na ito, sabi niya, pay careful attention. Ano pinapa-careful attention? Then, how to walk, not as unwise people, but wise, making the most of the time. Use your time properly. Do not waste time. Why? The most, pinakamahal na commodity is time. Every moment that you spend it, it is lost for eternity. You cannot bring it back. That's why it's very expensive. Naalala ko yung isang kwento sa Facebook, no? Tinanong niya yung tatay niya, Tay, magkano yung sweldo mo bawat oras? Sabi niya, I've been salaried by $100 an hour. Sabi ng bata, mahal naman. So ang ginawa ng bata, nag-ipon siya. Isang araw, nilapitan niya yung tatay niya, Tay, sabi niya ganun, here is my $100, can you give me 1 hour so that we can talk? Mabira, no? pati oras binabayaran. Pero kapatid, ang sinasabi lang ng Panginoon, use your time properly. At ang sabi ng Psalms 90, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo kami na ang buhay namin maiksi lang para ayusin na namin buhay namin. We don't have eternity. Yung iba, grabe po, pag nabuhay, akala nila wala nang bukas. No, use your time wisely. Another thing, our abilities. The owner will examine what we have done with the gifts and abilities He has granted us. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 10, at saka yung Romans chapter 12, verse 6, letter A mamaya, God, my owner, expects me to take the spiritual gifts and abilities He has handed to me and use them. Sabi ng verse 10 ng 1 Peter, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. We have to serve other people by the gift God has given us. Sabi mo sa iyong katabi, let us serve the Lord. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Magdala tayo ng mga kaluluwa, mag-invite tayo. Let's get involved in the life group. Let's involve in winning souls. That's how we minister to people. Sabi ng Romans chapter 12, verse 6, letter A, having then gifts differing according to the grace that is given us. Kahit iba-iba man ang gift natin, ang sabi ng Panginoon, it doesn't matter. Let us use it. It doesn't matter. Ano man yung gift mo. Ang sinasabi lang ng Panginoon, use it. Now, what will happen if you will not use it? You will forfeit it. Let me read Matthew chapter 16, 26 to 27 as I close.
For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in glory of his Father with his angel, and then he will reward each according to his work. Listen, according to what you have done, according to what you have performed, you will be rewarded. Kung alam lang ng karpintero na yung kanyang ginagawang bahay ay kanya, pinag-usayan na niya. Now, in 1 Corinthians chapter 3, listen carefully. In 1 Corinthians chapter 3, sabi ganoon, kung magtatayo ka ng mansyon mo, at ang sabi ng Bible, in John chapter 14, iiwan ko muna kayo, paparoon ako sa tahanan ng Ama, at igagawa ko kayo ng mansyon. Pagtapos na yung mansyon, babalik ako, kukunin kayo para ititira doon. Pero sabi naman ng 1 Corinthians chapter 3, habang ginagawa yung mansyon mo sa langit, ikaw ang nagpapadala ng materyales. Pastor, sigurado ka? Yes. At there are two kinds of materials na gagamitin. Ang sabi ng Bible, yung nasusunog at saka yung hindi nasusunog. Tingnan natin yung mga nasusunog. Dayami, pinagapasan, at kahoy. Nasusunog yun. At merong hindi nasusunog. Ginto, pilak, mamahaling bato. Lahat ng materyales na yung pagpinadaan mo sa apoy, pagkadayami, pinagapasan at saka po kahoy, sabing ganoon, para kang nasunugan, walang matitira sa'yo. Pero kapag ipinapadala mo, ginto, pilak, mamahaling bato, ang mansion mo sa langit, maganda. And then how you do that? Depende sa iyong performance sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung alam lang ng karpintero na yung kanyang gagawing bahay, kanya, sana pinag-usayan na niya. Ngayon, mga kapatid, alam naman natin pala, ang Diyos, kapag pinag-usayan mo, i-reward ka niya. Pinag-usayan ng 5, pin-remote pa siya. Pagkatapos kinuha pa yung isa, dinagdag pa sa kanyang lalo, lalong yumaman yung kanyang investment. Ang Diyos ganyan po siya. He promotes people who are faithful, and at the same time, He rewards faithfulness. And how would you know that you're faithful? You will end up fruitful in the ministries. My dear friends, it's up to you on how you do with what God has given you. He has given you life, serve Him. He has given you time, serve Him. He has given you possession, serve Him. He has given you talents, serve Him. For what matters at the end of the day, He will reward your faithfulness. Because if you will gain the whole world, yumaman ka man ang yumaman at wala kang investment sa langit, kawawa ka. Para kang yagit. Ewan ko lang kung papasok ka ng langit. At sabing ganun, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? The most terrifying thing is when you lose your soul. Ang sabi ng Panginoon, take what he has and throw this outside in darkness where there is gnashing and weeping. Gnashing of teeth and weeping. What is life after na wala sa presensya ng Panginoon? Di ba, sayang? Ay mga kapatid, ang Christian stewardship is what we do with what God has given us will determine our future life in heaven. Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching, and see you again on our next video.